araw sa ating lahat, mga tutumahinday. Kaway-kaway. Yan, sa araw na ito, partner, andito pa rin tayo. Ito ang part 2 ng episode natin sa video ni Ma'am Tem. Dito yan sa San Gabriel, Murala, South Cotabato. Yan. Sa mga hindi pa nakapanood nating part 1 ng ating video, yes, mga idol, panoorin nyo po. At ang kasama po natin, isang OFW, DH po siya, yes, sa Singapore, si Mama Bim or Lera Bistidas. Yes. Sa episode natin ngayon, mga idol, nagsimula si Ma'am Bim sa kanyang babuyan na 18 piraso, 18 heads. Ngayon, 30 na na heads. 32 na. At 32. Yan. Kasi 13 yan siya. Partner, ito napakaganda kasi ito naman na episode natin, di ba, nakapagawa na tayo ng mga video for the last na mga babuyan. Ito naman sa kanya ay fattening, ano? Fattening at saka mag, ano siya, nanay, ano nga yung tawag doon? Hinahin, ano? Hinahin. Yun. So, so panoorin niyo po mga idol, pero bago tayo magsimula, partner, Miguel Love Shout Up dyan sa ating apat na nagpa-member sa YouTube at yes, saka 13 na ngayon 13 na nag-subscribe sa ating Facebook page. Maraming so, salamat sa inyo. Sa inyo mga idol. Kaway-kaway dyan sa inyo. Maraming sana salamat. Sana dumami pa sila. Ta, dumami. At susupport natin sa mga farmers na mapupunta natin. Yes po mga idol. At saka ngayon po mga idol, sisimulan na natin ang inspiring story na story ng ating OFWDH po sa Singapore. Oh. Ngayon po, nag-invest siya nung part 1 nating video is itik farming. Yan. Na meron siyang 400 na itik. Yan. Ngayon po, dito tayo sa ating part 1 nating video, yung babuyan. Babuyan farming. Yan. So, tanong natin partner, Ma'am Bim, maliban sa itik, bakit ka pa nag-baboy farming? Para hindi siya, hindi ka lang magpupoko sa isang investment. Yan. Kailangan mo siyang kalawakin. Para mas marami, mas madali ang income. Multiple source of income. Yun, tama partner. Kasi pag halimbawa, yung isang income mo, sa mga OFW partner, ito yung dapat na diskarte na susundin nyo. Sundin natin si Ma'am Beng. Kasi dapat, huwag ka mag-focus sa isang income lang. Source of income. Tama ba yung Ma'am Beng? Kasi pag nawala yung isa, wala ka na. Wala ka na yung isa. Oo, tabingi na. Tabingi. So, walang backup. Walang backup. Kaya yung ginawa ni Ma'am Beng, ay ni Ma'am Beng, nagkaroon siya ng hituan, may itik farm, may babuyan, meron din siyang farm na palayan. Ang dami pala partner eh. Mga investment niya. Oo. Sa as DH as OFW. Yes. At saka simple lang po ang bahay niya mga idol, tingnan niyo po. Yan, tingnan niyo po ang bahay nila. Yan, ito po yung bahay nila mga idol. So napakatalino pong DH. Ito kasi partner, gaya ng part 1 ng ating video, yung mga OFW kasi mga idol, pre, yung OFW usually bahay talaga ang una pinapatayo. Ayun, tama. Pag may pera, bahay agad, bili lupa, bahay. Oo. Tapos bili sasakyan. Yun. Pero kay Ma'am Bim, simple lang mga idol ang kanilang bahay, inuna niya yung kita niya o yung sahod niya sa investment. Ayan. So Ma'am Bim, pwede mo ba makikwento sa kanila ano po usually ang nag-inspire sa'yo o yung napag-isipan nyo na magbabuyan? Kasi sa panahon ngayon, lalo na pandemic, kailangan mo magkaroon ng income na i-support sa pamilya mo. Hindi lang ka magpupuko sa ganun. Kailangan mong maghanap ng pamamaraan kung paano ka lalo magkaroon ng income na mas marami. So, kaya ka nagbago yung farm? Opo, kaya ako nagbago. May experience ka na ba, Ma'am Beng? Kasi sigurado, magtatanong sila, sigurado may experience si Ma'am Beng. Noong mga kabataan mo, may babuyan na ba sila, mama mo, yung parents mo? Ay, wala kaming babuyan dati. Pero nag-alaga kami dati ng baboy. Baboy? Opo, native? Hindi din siya, hybrid lang. Hybrid siya. Pero kaya nga nagkaroon kami ng ganitong investment. Kasi dati, bumili kami ng 6 na biit, namatay lahat. Yung kapital, wala. Nag-stop lang kami doon. Kaya sabi ko, kailangan natin magkaroon iro-roll siya. Yes, kaya kung kagaya nito, ibigin tayong iba, iiwan yung mga babae sa kagagawa ng anak. Inahin, okay. Para may mga anak. Mga anak. Susunod na generation. At saka, sobrang taba ng mga baboy mga idol. Yan. Ito yung mga maliliit mga idol na baboy. 30 piraso. Ito naman yung malalaki. Ano ba yung pinapakain mo, Ma'am Bim? Ano ito? Ano ito? Ayan, ito. Ito yung... brand ng pwede po, wala naman. Ito yung Excel na grower feed. Excel? Excel grower. Okay. Tapos, dalawang Excel na grower, tapos isang hammer na minimix dito. Yung maes. Ay, yung hammer, dalawang Excel,
isang sa, sako. Isang sakong hammered. Okay, para magkaroon ng, hindi masyado, alam mo, mababalance. Itong mga bilog-bilog, ano to? Ito yung ano, grower pigs. A grower pigs ng Excel. Excel. Oo. Ito yung hammered. Ito yung mais. Itong... Ang mixing lang ito, Ma'am Bing, ito yung dalawang grower, Excel, opo. Dalawang sako, isang sako ng hammer. Opo, opo. So, yun. Ano pang nilalagay nyo dalawa? Tapos yung vitamins ng bubble. Ano yun ito? King Vita Plus. Saan mo na, ano yun, Ma'am? Napanood? Sabihin ko yung nalaki. Oo, pwede. Sabihin mo, Ma'am. Kuha ko yung picnic na doon kay Rindon. Oh, yung vlogger. Vlogger din. Sa taga North Cotabato yung partner eh. Arakan ba yun? Arakan. Arakan, oh, Arakan. Yes, Arakan, yeah. Tama. Si Rindon, yan. Bigay lang shoutout din kay Rindon. Idol Rindon. Yeah. Tagapanood mo pala to eh. Ginaya mo yung... Inday ba yun siya? Hindi ko naman. Yung ano oh, kasi nakakatawa yung mga inspiring din yung ano. Nag-crowdy siya ng bubble. Doon ko yung nakita, yung King Vita Plus. King Vita Plus. Okay, okay. So kaya nag-apply ka rin ng King Vita Plus. Ako, pag kasi simula ako, nag-apply din ako, sabi niya yung isang sako, isa rin ang pakete ng King Vita Plus. Ayun. So yun yung minix mo kanina? Ito po yung minix kanina dyan. Kasi bagong templato, kaya hinaluan mo dito. Opo. Opo. So gano'n lang si Kirito. Sa isang ganyan, ilan yung nilalagay mo, yung napanood mo, ilan yung ano, nilalagay mo na King Vita Plus? Isa po. Isang sako? Sa isang sako, isang pack na King Vita Plus. Okay. Isang sako na mix mo na? Na-mix mo na po. Pero kung ganyan lang siya, nasa dalawa o isang kusyarang ano, King Vita Plus. Pero paano yung nagigang ako lang? Kaya pala malulusong partner yung mga baboy na yun. Good business! Yes. Ano ba yung ano mo, napansin mo nung nagsimula ka ng mag... mix ng King Vita Plus dyan? Mas, ano sila, mas malakas kumain. Mas malakas silang kumain. Sa awarin ng Diyos, walang sakit. Kasi nagkaroon tayo ng swine flu, gano'n. Kaya sa awa din ng Diyos, walang sakit. So napakaganda. Total of 30 na inahin. Baboy. At saka ilang inahin yung balak mong ikira? Lima po. Lima. Kailangan ko magkaroon ito. Do the pattern. Yeah, so mag-multiply na ulit din siya. Yun na po. So, tatanong natin, siyempre, magkano ang kapital mo dito, Ma'am? Nag-kapital ako doon sa una kong baboy. Nasa 71,000. Yung sa 18 lang yun. 71,000 ang 18? 18. Oo, kasi nasa 35 lang. Mahal yung gig. So more or less, nasa 100,000. Sa 100,000. Yun. So sa inyong lugar dyan, kung mura ba yung big, i-comment down below kung magkano presyo. para malaman natin. Dito sa South Cotabato, sa Norala, 3-5. Ilang buwan yun, Ma'am? Ilang buwan yun? Isang buwan. So, 45 month. 45 days. So ready to release. Ready to release. Nasa ano yun, vaccine na lahat. Naka-vaccine na lahat. Yun. So, Ma'am Bim, ano ang plano nyo sa baboy? Mag-i-expand pa ba kayo nito? Opo. Mag-expand kami nito. Mga ilang heads ang balak mo? 400. Big bro, big pre. Yun ha? 400 na heads. Nakaka-inspired talaga pa. Kasi kung mga anak yung lima ko, ilagay natin sa 10-10 na yun, di ba? Tapos, kailangan pag ma-release na yung ganito, ma-release ko yung 15. Kailangan ko bumili ng maliit. Samantala, naghihintay ako ng inahin ko, kailangan ko kumalit. Kasi na mahintayin ko yung lima, hindi mag... Iwang-wang ito. Kailangan kong i-roll yung kapital doon sa kita ko. Kaya magkaroon ako ng kapital. So after mo ibenta ito, ibili mo ulit ng maliliit? Ibili ng maliliit. Hanggang makapanganak ito? Makapanganak yung lima. Yung lima mo? Opo. Yan. So kahit tag sa 10 lang yung anak, 50 agad. Yung topper doon. So apat lang na anakan, makomplete mo na yung 200. Okay. So ito, gawin mong babuyan yan lahat. Yan, so mag-expand po siya, Mark. Hindi natatapos ang investment dito. Tama, partner. Ito partner na nakita ko sa idea ni Ma'am, talagang hindi nakatenga yung area. Oo. Ito ay, parang ito po yung area nito, parang integrated na eh. Kailangan mo siyang i-maximize. Tama, maximize yung term doon. Yung tuloy-tuloy ang kitaan dito sa pagpa-farm ni Ma'am Beng. Na-inspired. Marami na akong naisip eh. Parang may kambingan mo pala si Ma'am Beng. Nag-start din siya ng kambing. Meron akong isang inahin at isang lalaki dyan. Pwede natin tingnan. Na din yan eh. Kasi mga idol, itong kambingan niya, ngayon nagsisimula sa dalawa. Dalawa. Baka mamaya pagbalik natin is nasa 30 na. Marami na, marami na. Baka 30 na. Yan. Madami na. Madami. Dalawa. Buntis na.
Grabe ano. Saka meron din po siyang rabbit. Na-restart din siya ng rabbit. Dalawa din. Dalawa yun dyan. Oh, kasi bago pa lang po si Ma'am Bem dito. Kaya siguro iniisip pa ni Ma'am Bem. Pero nakita ko talaga kay Ma'am Bem partner ha. Nakapagplano si Ma'am Bem sa paggagawin niya dito sa farm niya partner. Inisa-isa niya step by step. Kaya dapat po sa inyo mga kapalaboy, mga totoo mga hinday. Bago kayo magsimula ng pagpa-farm, dapat idea, pag-aralan mabuti. At para sigurado yung kita na tutuloy-tuloy partner. Yung sustainability ng pagpa-farm mo. Kakaiba yung istorya niya, partner. Kasi yung kanila, kung nakita nila yung bahay ni Ma'am, is napakasimple lang. Yes, napakasimple talaga. Ito lang, ganyan lang po siya. Yan. Pero napakaraming investment. Ayun. So inuna muna yung mga investment na kumikita. Yun, mga source of income muna. Tapos, yun na. Doon na yung bahay. Sa kanang bahay. Simple living, ika nga, partner. Pero mapira. Kasi kaya, andito, nakikita mo na yung income. Kaya nga hindi pa rin makikita yung pera. Kasi lahat kailangan mo muna. Kasi kung ilalagay mo lang dyan, tenga. Investment to, investment. Once na nakabenta ka na, lalaki na lalaki. Halimbawa, ang kapital mo 100, maybe after a year, times 2 na yan siya. Right, maybe all 3 or 4 months na magiging times na siya. Kasi iba na yung... So, value. Sapat na sapat na ni Ma'am Bem, no? Nakaka-inspired, sigurado mo na-inspired kay Daniel Torre, Ma'am Bem. Oh. Yeah. Sa itlog pala partner, bawing-bawi ka. Nasa baboy pa kaya? Di ba? So may naisip ako partner, ito kasi para sa akin, nakikita ko kasi sa kanya. Babalik pa siya after 1 year kasi. Oh. So ito po mga idol, sa mga gusto magbalak pa lang dyan, pwede na while in abroad kayo, mag-invest na kayo. Yun. Kasi halimbawa, nagbili kayo ng baboy, yung mga gastos mo before kakikita, at least yung sahod mo, yun ang isusustain mo. Kasi halimbawa kung uwi ka dito, tapos stop ka na, mag-baboy farming ka na, maybe na maubusan ka ng kapital. Tama. Maalanganin. Diba? Tama, tama. Kailangan mo rin backup. Ng backup na... So, tama yung sinabi yung partner. Yun dapat ang gagawin pag nag-upisa ka ng negosyo, dapat may pang-backup ka. So dapat may sahod ka muna. May sahod ka. So kung tingin mo malaki na yung income mo sa farm mo kasi sa abroad, kagaya na ngayon, nakapag-decide na siya na 1 year na lang siya doon sa Singapore as DH po, mag-for good na siya. For good na. Ipo-focus na lang dito. Makapagbalik niyo marami na dito. Ba. Libre tayo bumalik dito mga kapalaboy. Baka 200 na. Ano yung 200? Oo, sigurado yun. Kasi siyempre, ang importante pa rin, pag naggawa ka ng ano mo, may goal ka. Oo, naka-focus ka doon paano yung gusto mong gawin at diretsuhin mo lang. Papupunta ka din doon pag gano'n ang ano. Tapos, dapat sipag at syaga din. Kasi lakas ng bumbero yung panglinis na. Nabigla ka ko nila. Pag tatamaan ka nun, partner, sigurado talbog ka dun. Basa din, ano yan. Ano pa yung mga kapalabo? Ito, Ma'am Beng, ano ba yung mga inspired na story mo sa kanila bago sila mag-start ng katulad sa'yo? Kasi marami na nag-inspired sa'yo. Ano yung masishare mo sa kanila? Ano ba dapat tandaan nila pag nag-upisa sila sa pagpa-farm? Katulad mo. Kailangan mo magkaroon ng lakas ng loob. Kailangan mo, ilagay mo na doon yung time mo na matatalo. Parang gambling siya. Parang ganun. Sugal. Sumabal. Kasi pag once, halimbawa, natamaan ka ng sakit, sugal din yun. Lahat kailangan magiging handa. Magiging lakas ng loob. Dapat ready. Mayroong ups and downs sa farming. Opo. Talagang brief and concise part na sinabi niya. Dapat talaga handa ka. Handa kang yumaman or mag-loss. Pero dalawa lang po kailangan mo. Angat ulit sa rin. Kailangan mo pa rin continue. Huwag kang mag-stop. Kasi nga, ngayon negative na. Kailangan mo kumigil. Kailangan mo pa rin mag-try hanggang success. So never stop kung naabutan ka ng failure sa una, maybe in a second, may success ka na. Kasi nakaroon na rin ako ng failure. Bumili ako ng muna ng 6 na base dati. Lahat namatay, kinamain. Wala. Nag-stop ako.
ako ng ilang buwan, inisip ko, bakit ako video? Kailangan ko mag-continue. Kasi may pamilya pa akong binibigyan. Kapatid pa akong pinapangarap. Kailangan ko mag-continue. Okay, partner. At saka maganda yung ano niya, yung plan niya, padamihin ang padamihin. Yung flow ng kanyang plan, partner, tuloy-tuloy. Hindi lang si Mama talino, matapang din siya, partner. At saka madiskarte. Madiskarte. Dapat kailangan. Dahil yan sa nanay tsaka tatay ko. Yun. Inspired. Inspiring mo. Ano na yun? Inspiration mo. Inspiration. Kailangan kasama sila doon. So iba kasi ang mindset niya, Madol. Ito, Ma'am Bim. Kasi alam ko, marami ka rin kaibigang OFW doon yes. sa Singapore. Ano usually ang napansin mo sa kanila, compare sa'yo, ano yung mga plano din nila? Kasi yun usually ang mga mindset ng OFW. Yes, yes. Siguro hindi ako masyadong... Ay, meron din kasi akong kaibigan na mayroon din ganito. Babuyan din. Yes, mag-invest din. Mag-invest din sila. Sabi nila, kailangan mong mag-invest ng pang bata ka pa. Yes. Wala ka pang pamilya. Kailangan mo i-invest. Kasi kung palagi mong ilalabas yung pera mo, punta doon, bili ganito, bili ganito, wala ka mag-invest. Kaya doon din ako nagkaroon ng idea na kailangan ko i-invest. At saka yun ang nangyayari sa halos... Karamihan ko yung tubo niyo. Yes, tama pa. Na wala na pupuntahan yung pera nila. Tama. Kasi, pag doon sila sa ibang bansa, padala ng padala, siyempre pag-uwi nila, wala na silang pera kasi napadala naman na nila. Yes. Tapos yung napadalahan nila, nagastos. Yes. Hindi nila alam. Yes. Yes. Kasi pinadala, kanina nila pagpadala, gagastosin. Hindi nila naisip na dapat sana, meron silang investment. So baka may inspiring message si Ma'am last sa ating mga kapwa o buhulo dyan or yung nandito na sa Pilipinas tapos gusto ding sumubok, sumugal into farming. Ano yung masasabi mo? Kung gusto mo mag-farming, kailangan mo magkaroon ng kapital muna. Kapital. Tapos yung kapital yun, kailangan mo rin ng backup plan. Kung sakali, maubusan ka, meron kang susunod na ilas ko doon. So, sobrang tama. Natulala ka, ano? Naisip ko pa siya, ba't wala pa na akong kapital, oh. Alam mo na yung natakbo na isip mo, eh. Gusto mo rin magbaboy, no? Parang maganda talaga siya. Talaga pag nasa farm ka kasi parang free of yung ano mo ba yung... Imagination. Yes, yung utak mo dito parang napaka ano, napaka fresh, napaka... Parang inspiring talaga sa paggawa mo sa buhay mo. Wala kayo bang isipin? Yes, oo. Oh, talagang peace of mind. Yun ang term, peace of mind. Dito ka. Oh, sipin mo lang na kung magugutom yung baboy mo, dapat may papakain. Ganun lang. Routine lang. Routine. Ma'am Bim, ito. Shout out mo yung mga friends mo sa OFW para makita nila to, baka ma-share din nila yung video mo. Hi, hello sa mga friends ko dyan sa Singapore. See you soon. Yeah. Pabalik na siya after 15 days. Kasi kakarating niya lang po ang mga lalang bakasyon. So, balik ulit. Tsaka, paramihin ito after 1 year, nandito na siya. Balik kami dito. Ayan. Pipicture natin ulit. Ngayon kambing baka 30 na to. Ayan. Baka madigilap na siya. Papalipad tayo ng drone para ngayon pakita natin ganitong area. Pagka next sa balik building na. Yes. Ito ay nasa gitna ng palayan. Yes, makikita nila. Partner, napakalawak. Napakalawak. So yan lang partner, sana po na-inspire natin. Yes. At na-change yung mindset yung mga kapwa OFW natin na usually ang karamihan after sahod, padala sa Pilipinas, yung iba, pinagastos ang pera, yung iba, pinapatay ng bahay, binasakyan, okay naman yun. Yes. Okay. Pero kung gusto nyo mang mag-proliferate or mas dumubli pa yung income, healthy living, yes, healthy gusto living. Mag-for good after how many years, pwedeng gayahin si Mabit. Yes. So yan, maraming salamat po sa inyong mga totoong mga hinday. Sana po na-inspired namin kayo. Panoorin niyo po susunod namin na video. Dahil po ang mga ginagawa namin para sa inyo po yan lahat, mga totoong mga hinday. Ha? Mga palagod partner, may sasabihin ka pa. Yes, at saka abangan natin part 3 nating video. Doon na tayo sa Lake Cebu. Ito mag-Lake Cebu po tayo mga dalit. Mag-picture din po tayo ng mga isang OFW din na mayroong inspiring story. At malalaman natin doon. So, may tilapia kaya doon? Maybe. Yes. Ayan, so. Yes. Sana po, Adol, marami po kayo natutunan. Please share ang ating video. Lalo na po sa mga friends nyo po na nasa ibang bansa. Please share at saka itag na rin po sila mga Adol. At saka mag-comment po sa ating mga kapwa OFW dyan. I-like ang ating video. Yes. At saka mag-click na rin yung notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod pang videos. Yes. Don't forget sa mga gusto mag
may perang OFW dyan or yung gusto mag-sponsor, please click yung thanks button dyan sa ilalim ng ating video or pwede din sila mag-join sa ating YouTube or mag-subscribe sa ating Facebook page. Ayun, tama. At saka kita-kiss po tayo sa mga farm nyo, mga totoo mga Inday, ha? Kasi kung sino po yung gusto, message lang po kayo sa Facebook page namin. Ma-feature po natin yung farm. Tama ba yun, Ma'am Bim? Ito lang din, Ma'am Bim, oh. Grabe, oh. Puntahan natin sila. Puntahan natin sila. Ayan. Maraming salamat, Madol. Happy farming po. Kaway-kaway, mga totoo mga Inday. Bye-bye. Bye-bye.